Sino ba yung sticker o tarpaulin? Si ano, si... Dixie Zubel. Bago siya pumunta dun sa restaurant, pinapatarpaulin na niya. This Saturday, Dixie Zubel is going to eat. Parang kampanya na yun. Pero nauna pa si Dixie sa'yo, no? Pero no. Hindi ko alam. Kilala mo ba yun? Hindi. Hindi, no? Kasi... dati, kasi nakita ko lang dun sa isang Indian restaurant dun sa may village amin. Sabi ko, may patarpulit. Tapos, malalaman mo rin masarap yung, ano, yung restaurant kapag may sticker niya. Tapos sabi ng owner, kanino sticker to? The Pod Network Entertainment. Uy, from Emil Teodoro, pwedeng pamura ko kay Ryan Rems, kay James, yung kapatid kong si Jamil. Pasabi na rin itigil niya yung pagpupuliat lagi. Putangin na mo, Jamil! Tatakal! Tigil mo na yung pagdijakol! Oo, oh, from Edison Garcia, pamura na mo po kay Muman para sa tropa kong si John Paul Cruz from Dubai. Ay, putangin na nyo. Sana makulong kayo dyan. From Miguel Alonso, pabati sa girlfriend ko na si Doreen Belated. Happy birthday at pamura mo lahat ng tropa ko. From Jamie, pamura kay Rems, ang Ilocano, ang kapatid ko na palamunin si Jonas Cervantes. Jonas Cervantes, okay ni Ram, sadot! From Wayne Aguilera, pakamura po at bilita. Happy birthday kay Daddy Nayaan. Sa puto putang na mo, from Alex Avila, pamura po ang buong kulpa sa San Diego Gabriel Torres na nag-resign sa trabaho. Pinagtsagaan ng 4 years, putang ina nyo. From Tora Malana, pamura kay Rems, okay ni Ram, Gar Guchigo. Oh, hoy, okay ni Ram. Pamura kay Vietnamese Nonong ng happy birthday si Junal Savi. Oy, belated happy birthday kay Fred. Sabi ni Ivan Catolico, pamura si Siegfried Queso Alemania 4028 podcast dito Queso. From Denis Sarmiento, pamura naman kay Boss GB sa magjowang si Burns at Dominic na pastime pulutanin si Denis. Putang na yun, pulutanin yung pulutanin. Welcome to the Cool Pals! Episode 649 exclusive on Spotify. Oy, teka, bago tayo tanong natin kung bakit 'yan ang pempe mo. Oh. Eh ini-invite ko muna 'yung mga Cool Pals. Panoorin niyo naman 'yung mga vlogs namin. Yes, oh. Uy, may vlogs kami. Bakit ayun lang panoorin? Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam eh. Panoorin niyo naman, putang ina. Reklamo kayo, nagreklamo pag may guest kaming hindi niyo gusto. Tapos pag sinabi namin, puntahan nila lang kaya 'yung vlog namin kasi wala doon 'yung guest namin na hindi niyo gusto, na si Ato. Oh, di ba? Eh, tapos, hindi nyo naman, what the hell? Baka gusto nila yung video natin sa YouTube, walang video. Audio lang. Hindi, maganda kasi yung vlogs namin. Ang ginagawa na namin ngayon, kung sino yung guest namin, sinusubukan namin kung ano yung trabaho niya, kung ano yung ginagawa niya, susubo kami. Katulad nung itong nakaraang vlog natin, nung lumabas nung Sabado, April 6, nilabas natin yung vlog natin. Mm. Food vlogger tayo dun. Mm. Kumain tayong bayag. Yes, ni Muma. Ganda na. Di wala kayo masyado nakain. Bakit pa kasi tayo pumuntang Binondo kung kakainin lang natin yung bayag ni Muma? May tamang lugar kasi. Para sa lahat. Kasi kapag ginawa sa Binondo, hindi ka bakal. Oh. Abay ka nun. Oh, tama na yung bakal-bakal na yan. Oh, bakit? Saan na ba dumarating yung mga bakal na yan? Sa junk shop! Sa junk shop! Naghanap din kami ng bakal sa Binondo kasi puro hardware dun eh. Mm. Oo oh. So, nga, no? Oh. Ang ganda dun, yung kainan, hardware. Kainan. Oo. Oh. Grocery. Oh, di ba? Pag may bakal kayo na nakita sa FB group, murahin ninyo sa comment, tangina mo. Ganun na, maggera-gera na tayo lahat. Bakit? Ang ganda na. Ganun naman talaga tayo din sa Cool Pals. Pag nagsabi si Ryan Reps ng bakal, minumura natin, tangina mo Reps. O di ganun din ang gawin ninyo. Tingnan nyo kung magta-translate online yung kabakala ninyo. Ang ganda. Oh, ano? Ano na? Oh, bakit di ganyan ang pempe mo? Eh, kasi mukha mag-uusap tayo tungkol sa hardware. Hindi, yeah. Sa pagkain ngayon. Ang number one bakal, nandito si... Raulo kayo. Pero nakakatawa, nag-uusap mga kami ni Chewy. Yung unang episode natin with him, online. Tapos ngayon, first time natin magkaaroon ng podcast. Episode 73, kung gusto yung balikan. Oo. Ba, 73? Oo, pandemic yun. Mm-hmm. Kasi yung tinatry natin ng dati ng pandemic, iba-ibang... putahe every day. Yung Tuesday natapat kay Chewy dahil Tuesday yung pagkain ano natin episodes dahil tinatry natin ano ba ang kakainin natin after ng lockdown. Oh. No, positive pa tayo noon. Positive tayo. 2 years tayo nag-antay. Mm-hmm. Pero alam mo ang lockdown na yun ay sobrang ang daming na idulot sa
ibang mabuti. Mga content creator. Sa mga mabuti, sa ibang content creator, di naman sinasabi lahat. Iba kasi may namatay eh. Pero sige, dito tayo natin, padaanin lang dito natin tayo sa positive. Oh yeah. Oo, dito tayo sa positive. Huwag na natin dalhin do. Alam naman natin na hindi naman maganda yung pandemic, pero maganda ito para kay Chewy. Nagpapasalamat siya sa pandemic, di ba? De joke lang. Si Pops Chewy nung na ano, kasama natin ulit ngayon dito si Chewy ng The Pops The Chewy Show. Hello. Nice to be back, Cool Pass. Sobrang salamat. Woo-hoo. Kami namin natutunan dun sa ginawa nating special vlog with Chewy. Simula, bago tayo dumating dyan sa vlog na yan, simula nung ginest natin si Chewy nung 73, parang around 100,000 followers ka pa lang nun, di ba? Ngayon, alam mo kung ilan ang followers si Chewy? Ilan? 101. 1.3 million! Grabe. 1.3 million! Ang galing ginugutom na tao sa Pilipinas. Sa medyo ano, pahirapan mag-boost eh. Binus ko na. Medyo ano. Talaga, they're organic yan, organic yan. Nung kasama natin si Pops Chewy, dun sa Binondo. Binondo. Oo, kami lumalapit sa kanya. Papi Chew, sabi niya. Pahipo naman, sabi. Pautang naman. Actually, ako yung nagsabi nun. Hindi mo ako pinansin. Pero, di, totoo. Nagkukos ng traffic eh, no? Saka good vibes yung mga, ano, pag nakikita siya, tangin na, Chewy. Tangin na mo, Chewy. Pero good vibes. Good vibes. Saka ngiti siya nung minumura ka eh. Sabi ko, ang galing oh. Pati yung mga galit sa'yo, masaya. Pero, inutusan ka na ng girlfriend mo na i-block mo yan. I-block mo yan. Ah, wala pa. Wala pa. Wala pa pinagsasalusan. Wala pa nagpapadala ng pek-pek sa'yo. Wala. 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 Huwag niyo pong papadala ng pek-pek. Wala pag pek-pek. Iba yung pinapadali. Ito naman ang kainin mo, Chewy. Wala. Ang ganda. ang minsan, ano, tara? Hindi babae. Ano? Ano, opposite gender. Oh, talaga? Pero hindi mo siya nagsasend. Nang mamanyak lang. Ang pangalan ba niyan eh, high buns, hot dog? Kamusta ang pakiramdam ng 1.3 million followers? Actually, para sa akin si numbers lang din naman. Yung importante yung... Yabong! Yabong! Eh di pamigay mo yung kinikita mo kung talagang numbers lang. Ay, pinamigay. Numbers yun. Pero seryoso, it's like... Siyempre, thankful ako na umabot sa ganun kasi di naman lahat aabot sa ganun, diba? Pero I'm more thankful na since 2018 hanggang ngayon 2024, ginagawa ko pa rin siya. Mas doon ako like... Sobrang thankful talaga. Kasi yung longevity, yun yung mahirap eh. Ano yung nagpaputok sa'yo? Ano? Ano yung nagpaputok? Ano yung nagpaputok sa'yo? Pre-pandemic, wala pa talaga, may mga ilan-ilan akong 100,000 views videos, pero hindi pa talaga like, alam mo yun, nandun. Hindi consistent. Para sa akin, nakatulong din yung pandemic kasi nung lahat tayo eh nakastuck sa bahay, takot pa lumabas, ako sabi ko, nako, mawala mo tumigil yung mundo ko. So, kinuha ko yung face shield kasi mandatory kahit di naman kailangan. So, kinuha ko yung suit ko, lumabas ako. Finiture ko yung mga kanto-kanto style, mga Paresan. Oh. Yung, kanyari, yung Paresan Malate, ganyan-ganyan. Ako, isa ako sa una nag-feature noon, ganyan-ganyan. Tapos, umabot ng mga million views, ganyan-ganyan. Tapos, dun na. Nakilala nga ako noon parang bilang Pares boy. Oh, kasi nahanap ko yung mga iba-ibang kanto-kanto style Pares. Ikaw ang naunang diwata, Pares. Sa lahat ba ng... Ano ba meron doon kay diwata, Pares? Bakit ang daming, ano... Ang alam ko, based on my research, nakikita ko parang kasi 100 pesos ata, tapos may kasama ng soft drinks, tapos unlimited sabaw, tsaka kanin ata, parang ganun. Tsaka feel ko rin, ang laki nung, laking bagay ng personality niya. Mm-hmm. Na very friendly siya, alam mo yun. Marunong siya mag-handle ng ano, no? Ng customer. Mm. Oh, tsaka complete 180 yun. Meron siyang video na nabugbog siya, di ba? Nakipagsuntukan siya sa mga tambay. Sino? Yung si Diwata. Diwata. Oh, nakipagsuntukan siya sa mga tambay. Ayun, kasi daw, parang tabla lang kasi magaling din siya makipagsuntukan eh. So, talaga? Addict ata yung ano, sabi addict. Parang pinagtripan ata siya. Ganun. Ano yun, yung sa balita ba yan? Mm. Yung ini-interview siya. Doon pala nagsimula si Diwata, Pares. Mm. Sa nabugbog. Sapakan. Kaya magkakaroon ng otlum lugaw eh. Antay lang kayo. Pero at kahit magkamukha sila, siya yung hindi magnanakaw. Oo, may hiya. Kakaiba. Oo, si... Mas madiskarte si Diwata. Oo, may pambayad siya sa call boy niya. Si Otlum, putang ina eh, no? Hindi talagang, ano eh, no? Ano tingin mo kay Otlum? Talagang, ano na yon, sakit na yon? Oh, wala na, di na magbabago yon. May mga nauutong kargador yan eh, na babayaran na lang kita, ha? Sigurado. Ilista mo muna. Mga pahinante, may nauuto yan, sigurado. Pero may endorsement si Otlum eh, mga Parisan din.
May ini-endorse siya. Talaga? Oo. Eh, Diwata Paris nga, parang nagkaroon sila ng... Ano? Ex-deal? Ng alitan eh. Ah, meron na. Di ba magkasama sila na nakaraan? Hindi, ito si Diwata. Nilungan niya sa Outlook. O, bibigyan natin second chance. Tarbaho ka sa akin. Pares tayo, ganyan-ganyan. Binili ng cellphone para meron siyang pang ano, pang trabaho, ganyan. Kinabukasan hindi na pumasok daw. Oh, kinuha ko lang naman yung cellphone. Multo talaga. Oh, multo talaga. Multo talaga. Dahil ang cellphone na yan ay opportunity. So kinuha ko siya. No, yung parisan mo from dahil dun sa mga Paris na pinupunta mo, doon ka nakaka-million views. Ano na yung sumunod na mga content mo from ayun there? Na. So, from Parisan, mga ganyan. Mga, hindi lang Paris, like yung mga ibang street style na mga bulalo. Mga saan ganyan? Yan? Sa Metro Manila lang. Metro Manila. And then, nag-venture out ako sa iba-ibang probinsya ng mga Pilipinas. So, sa zone muna. And then eventually, nag-Visayas, Mindanao na ako. Hanggang, yun. And to, currently, probinsya pa rin, tas ibang bansa. So, ano ginagastos? Paano mo, anong pinanggagastos mo doon? Utang na joke. Hindi ba ipon? I mean si Diwata pare. Balik si Diwata pare. Kumbaga may sponsorships minsan as meron din like syempre YouTube income. Pero naglabas ka rin talaga ng personal na money mo dito pare. Simula oo naman, syempre. Oo talaga. Pero nung bandang 2021, wala ka nang nilalabas na personal money. Lahat umiikot na. Yung sa, oh, yung kinikita mo na sa Facebook, YouTube, ganyan, ganyan. Yun na yung parang, kaya gradually lang din. Kasi kumikita naman ako ng 2020, pero hindi pa siya sapat para makapag-travel ka sa gandang probinsya. Kasi, magastos eh. Magastos talaga yung bablog ka sa ibang lugar. Ilang bangku? Ako lang. Ako lang. Pero, minsan nagsasama rin ako. Pero yun niya, airfare, yung hotel mo dun, tapos yung gastos mo, transpo mo dun. So, magastos talaga siya. Tsaka lahat ng kinakain mo, ikaw nagbabayad. Oo. Ah, hindi ka nagpapalibre dun sa restaurant? Minsan, maglilibre sila. Ba't, diba? Pero mag-offer sila afterwards na siguro. Oh, usually ganun, diba? Oh, hindi naman na ba? Tapos ikaw, oh, hindi po, hindi po. Tapos hindi. Hanggang umabot na dun. Hindi, merong iba kasi. Simula yung away dun eh. Yung kay Diwata. Tsaka kay Otlum. Ako na. Hindi, pukinang naman, sapakan na lang tayo. Hindi, ganun naranasan natin eh. Kaya nga maganda yung ginagawa nating vlog. Nararanasan natin kung ano yung nararanasan ng guest natin. Di ba doon sa Masuki? Oo. Bait ni Miss Will, di ba? Oo. Thank you, Miss Willen Ma of Masuki. Oh, sarap. Sarap. Laki ng siopaw eh, no? Malaman. Oo, tsaka manamis na miss yung... Hanggang ngayon, di pa rin ubos yung siopaw namin sa bahay. Oo, may pa-take out pa, no? Oo, di ba? Mulat ako, kalong dalawa lang. Lahat tayo. Pag ininit mo sa air fryer, masarap pa. May tostado. Diba? Sobrang laki nung binenta kong 300 isa. Kumita ako, Wally. Salamat po, ma'am. Hindi nagbabago yung lasa nila. Talagang, nung nakatikim kami doon dati, first time ko, hindi talaga nagbabago yung lasa. Kahit doon sa ano nila eh, yung siopaw. Diba, parang ang hirap din kasi magluto ng ano eh, yung saktong-sakto na palagi mong ginagawa. Pero siguro sa ano na nga yan. Sa tagal na rin. Tagal. Consistency na yan. Oh. Quality control. 1930 pa sila ganun eh. Oo, no? Yung diba, lahat ng mga lululo mo, o yung mga pasa-pasa na yan. No? Ito yung tawag na heritage food eh. Mm-hmm. O kaya yung simplest term, yung legendary street food yan. Oo. Pero yung, ang nakakatuwa, kasi naranasan natin na nalibre tayo nung pinag-food vlogan natin, na hindi naman na talaga nating intent na magpalibre. Ready naman tayo magbayad. Ay, hindi ba pinabayad? Hindi. Ayaw. Sorry, kinuha ko yung 500 ang bag niya. Diyan na ako sabihin na libre. Hindi nagbayad. Tapos, binigyan pa tayo ng anlaki ng bowl na apat yung laman, ano? Oo. Nandun sa loob. Ang maganda sa kanya, hindi ka mananawa eh. Parang hindi ka mauumay. Kaya nakakatuwa pala maging food vlogger, no? Buhay ka na. Kahit hindi ka... Ganun ba talaga? Makapag-vlog. Pero yung ibang food vlogger, di ba, nag-i-expect beforehand na libre yung food nila. Ako, hindi talaga. Oo. Pero may narinig akong iba. Pangit kasi pag ganun yung mindset mo, edi mukha ka talaga nagpapalibre. Kung huwag linibre ka, thank you. Maraming salamat po. Pero kung hindi, huwag kayo. Wala kang patarpulin. Yung linibre. Ba't mo naman kami pinapatamaan? Wala kang patarpulin. Hindi, meron. Sino ba yung nagpapatarpulin? Si ano, si... Dixie Zubel. Bago siya pumunta dun sa restaurant, pinapatarpulin na niya. This Saturday, Dixie Zubel is going to eat
Parang kampanya na yun. Pero nauna pa si Dixie sa'yo, no? Pero, no? Hindi ko alam. Kilala mo ba yun? Hindi. Hindi, no? Kasi dati, kasi nakita ko lang dun sa isang Indian restaurant dun sa may village amin. Sabi ko, ulo, may patarpulin. Tapos, malalaman mo rin masarap yung, ano, yung restaurant kapag may sticker niya. Tapos sabi ng owner, kanino sticker to? Inanulom pala, dinikit lang randomly. Ano yan, masisira yung pintura ng dingding. Pero ikaw, pag nag, kasi nakita ko si Chewy, naglagay, meron siyang, meron tayo pinuntahan doon na snack center na may sticker niya. Tapos may kalmot. May kalmot yung sticker niya. So nandun si Wolverine. Pero may sticker niya. Ano ibig sabihin pag naglagay ka ng sticker doon? Yeah, parang basically lang naman, ako para sa akin hindi naman yun like Chewy Show Certified. Grabe, parang pinunta din Chewy. More on like remembrance lang na, ah, nakatikim na, natikim ako na yung pagkain nila. Parang so yung ibang mga followers mo, uy, dito kumain si Chewy. Uy, may sticker ni Chewy, baka masarap. Alam mo yung gano'n. Kasi eto lang yung mahirap eh. May sticker ni Chewy, kinain nila. Oh, chan, di naman masarap eh. Sinungaling ka, Chewy. Doon lang yung minsan may misconception. Pero doon na papasok yung bakit eh lagi sinasabi daw, masarap. Bakit pinuntahan ko, sabi mo masarap, eh hindi naman. Yun yung number one like connotation sa mga vloggers eh. Eh, ang laging sagot natin dyan, eh pagkain, parang musika yan eh. Subjective talaga. Ang sabi ko nga, bawal na, sabi ko last time, yung ngilaga ng nanay mo, pwedeng masarap sa'yo, pinatikin mo sa kaklase mo. Eh, sakto lang naman na, parang ganun lang din pagkain. So, minsan, gawa ni mama ko yan eh. Ang malukot ako, recipe ng nanay ko yun, bakit sabi mo di masarap? Wala pa yung nanay ko, nasa wheelchair na na-stroke. Kumigisip siya na alas 4 ng umaga para naluto yung nilaga niyo. Mama ko, hindi gumagamit yung magic karap! Pagsori ka sa mama ko, ito yung abo niya. Abo ng mama ko yung pinaluto ko siya eh. Pwede na pala yun, no? Yung kunyari, pwede mo palang gawing content yung, di ba may mga classmate ka na hihilig makikain ng baon? May ganun ba kayo? Pwede niya pala i-content yun, no? Sarap yung pagkain ni Mike ngayon! Oo nga, namin sa buwan na ganun. May mga ganun. Lalapit ka sa bata, buksan natin yung baonan niya. Tingnan natin kung matakap ang ulan ni Junjun. Parang bag rate, pero lunchbox rate. Lunchbox rate! Saka, tapos nalagay mo siya ng sticker sa noo. Tapos matatanda na tayo. Ah, si Michael, bayabas na naman yung tangalian niya. Napaka-poor. Boy, halika dito, boy. Kailala mo ko, vlogger ako eh. Ano yung baunan mo? Gawin natin yan. Food vlogger ng mga ano, bata bago pumasok sa school. Pwede. Oh, harangin mo yung school bus. Raid ng school bus, ano? Tigil muna. Kailan niyo ba ako? Food vlogger ako. Babawi. May baril ka eh, no? Babaan niyo yung mga lunchbox niyo. So saan tayo makakita ng isang bus ng estudyante? Alam mo saan? Sa Luneta na nag-field trip. So makaharang tayo ng isang bus ng estudyante sa Luneta. Ang dami mo makakain na, yun, na ulam, diba? Iba't ibang luto doon sa field trip, di ba? Oo. So lang, mahirap niyan kapag field trip, mga bata, usually ulam yung mga hotdog na pula. Inula. Wow! Hotdog na naman! Ayaw doon ni... Iyak siya, diba, luto ng mami ko yan eh! Ayaw doon ni James yun. 50 sila, no, pucha. Di ba sabi mo ayaw mo yun yung, ano, yung pagka napulahan na? Yung, kasi ayaw doon ni... James yung sopas na pula. Doon tayo mag-aamok sa bus. Tapos nandun tayo, 24 hours na yung mga pulis doon sa Quirino Grandstand. Oh. Hino-stage natin. Vlogger lang po! Vlogger siya, no? Vlogger lang po kami! Ilabas, agree, salami ng bus. Vlogger lang po kami, vlogger. Tapos may sticker ni Chewy sa harap. Nalagyan ang sticker ni Chewy. Oo nga. Ayun yung mga isa sa mga laging ano sa'yo, no? Laging bash din sa'yo. Actually, feel ko halos lahat man ng food vloggers. Lalo ngayon, ang dami ngayon, di ba? Parang yun yung number one general. Pare-pares naman kayo na sinasabi nyo, masarap. Pagpunta namin, sayang pila namin. Pagpunta may ganun na ninisi. Oo. Pero alam mo kasi, ang nakita ko dyan, two-way yan eh. Responsibilidad mong mag-promote, i-vlog, ganyan-ganyan. Pero responsibilidad mo rin maging honest. Kasi pwede ka namang maging honest na hindi nakakasakit ng business eh. Diba? Kasi iba yung mag-vlog ka na para sirain talaga yun.
kesa sa sasabihin mo lang yung honest experience mo, parang ganun. Yun yung hindi ma-differentiate ng iba. At feel ko yung ibang food vloggers, nahihirapan din paano gawin yun. Kasi mahirap talaga eh. Yung ginawa ba namin sa Chuan, kinakasira ng business yun? Oo. Abangan nyo sa vlog. Abangan nyo. Panoorin nyo. Naka-upload na. Talagang. Nandito sa description yung click nyo lang yung link. Pag lumabas to, nandun na. Ayan o. Ito lang, it's all about balance eh. Kasi bigyan ko kayo example. Diba, kunyari, saptang kain natin. For example lang ah, kunyari masuki. Kunyari, hindi sa, parang hindi talaga sa sobrang sarap. Kunyari lang ah, hindi sa sobrang sarap. Tapos nakapagkwentuhan na kasama mo si Miss Will sa harap niya. Tapos nakapagkwentuhan na kayo, halos alam mo na yung buong story ng masuki. Tapos di ka nasarapan. Ano sasabihin mo? Kunyari ikaw, James. Ngayon, tinikman mo yung noodles. Tapos nandiyan si Miss Will. Nauna mo na yung kwento. Tapos tinikman mo yung noodles. Kera, ganun. Bunuhot namin to. Kaming pamilya namin, nakasandal kami sa pader para lang hindi mag-iba nung panahon ng gera to. Para matuloy lang yung benta namin ng lugaw. Tapos tinikman yung lugaw. Tapos kaya hindi mo talaga gusto ah. Tapos sabihin mo sa harap ng camera. Wala po kayong salt. Nang hindi masasaktan, no? Hindi siya nasaktan. Hindi. De, pero syempre, oo nga eh. Doon sa vlog na inexplain din naman ni siya mismo nagsabi. Siya naman nagsabi na ni Ma'am Will na hindi naman lahat nasasarapan or pwedeng pare-pareho lang din naman lahat ng noodles, pero ang nagpapasarap diyan ay yung istorya. Yun nga eh. Yung kwento. Yun yung perfect example ko na pwede kang magsabi ng negative pero hindi ka makakasakit kasi ako ganito ginagawa ko. Yung mga solid chewy show talaga, alam nila pag di ako sobrang nasasarapan. Mm-hmm. Kasi usually, kanyari, kain ako, ganyan. Isang minutong humunguya. Ayos lang. Three hours later. Siguro mas maganda, siguro kung medyo mas malambot yung karne. Siguro mas masarap to kung medyo may alat pa ng konti. Mas masarap yung natikman ko last time. Yung mga ganong klaseng simple. Ang sarap ng kwento niya. Halo-halo yung kinain niya. Meron na bang restaurant owner na nag-pick up dun sa mga sinabi mo? Meron. Yun yung tinatawag na constructive criticism, hindi bash. Kasi yung ibang mga nambabash sa mga food vlogger, o kahit sa akin, sinasabi na, puro ka masarap, di ka naman nagsasabi na hindi masarap. Actually, kung titignan mo yung mga videos ko, meron talaga may mga episodes na sinasabi ko hindi masarap. Hindi lang nila mahuli. Naka-focus lang sila dun sa... kasi naka-pisonet lang sila. Wala naman talaga sila pambili ng pagkain. Pero meron na rin. Which is, ang hirap talaga eh. Kasi, kaya nga ako nag-research muna bago puntahan yung kainan na yun. Kasi sabi nila masarap. Ba't ko pupuntahan kung hindi masarap? So, yun parang logic lang behind that. Pero may mga kainan na rin talaga na hindi naman sa hindi masarap pero hindi siya umabot sa parang expectation ko. Which is sinasabi ko rin naman sa episodes. Kahit lalo sa ibang bansa, kahit sa ibang probinsya, parang ganun. Kasi sa totoo lang din naman, yung masuki, hindi rin naman talaga siya yung talagang alam mo yung... Hindi yun yung mami na iniisip mo kung never pa natatry yung masuki. Tsaka yung wow, talagang ay, ito talaga yung kakaibang lasa. Kasi kaya tinanong ko rin dun kay Ma'am Will na hindi rin naman talaga ang nagpapatagal ng business, hindi rin naman talaga yung unique na lasa, yung pakikisama mo sa tao, tsaka yung history nga kung paano mo binuo yung business, yun yung nagpapatagal talaga ng pagiging legendary status ng isang restaurant. Hindi yung sobrang sarap nito or ano. Nararamdaman ko babalik ang bukuhan. Wala namang masarap. Binibili ko lang din sa karton yun. Kariton yun. Kaya nga yung food vlogging, doon ko nakita na, pucha, hindi lang pala to. Diba, pwede ka kumita ng pera, hindi lang pala to content creation. Pwede ka talaga magkaroon ng impact. Na katulad ngayon, ginagawa natin, hindi lang ako nagpapromote ng kainan sa Metro Manila. Like, moron culture. Sa Mindanao, sa Tawi-Tawi, ba't nila kinakain to? Sa Sulu, ba't nila kinakain to? Sa Thailand, ba't sila kumakain ng ganyan? So, it's moron, okay. Parang pwede pala siya gawing documentary na may mapupulot na aral na. Kaya lumayo na rin ako sa ano, hindi na ako nag-feature nung kuyari. Etong paresa na to, nag-trending. Oo. Diba, halos siya pupuntahan. Ako, lumalayo ako doon. Ayokong puntahan yung mga nag-trending kasi, diba? Parang, ba't ko pa pupuntahan? Ang dami na nag-vlog nun eh. Parang ganun eh. So, sabi nga dito sa research namin, ikaw isa sa mga dahilan kung bakit mas lalong na-appreciate yung Muslim street food. Siguro in somewhat. Kasi nung kailan, like, na-feature tayo sa Eyewitness, pinag-usapan namin yung bakit ko mahal yung halal food. Ang thinking ko sa dyan, saan to muna? Saan ka nagbisita? Para sa Metro Manila, meron tayo tinatawag na Muslim town. Mm-hmm. Ang Quiapo, kaliwa. Ang Muslim town kanan. Which is, karamihan din nila alam na, meron palang other side na puro Muslim. As in, literal, like, mga halal food, mga products na galing Mindanao, nandun lahat yun. Mm-hmm.
So doon ko na sinimulan yun. Tapos, and then, nag-venture din ako sa ibang probinsya na... Ba't mo pula naisip na... Ay, sorry, in lawyer. Okay lang. Ba't mo pala, naisip puntahan yung Muslim? Curiosity lang din talaga. Mm. Saka interesting. Doon kasi nabili ng mga DVD, nandun yung mga DVD nung araw. Nabili ng Bold Wholesale. Pero yan yung gusto natin alisin na ano, skip the notion. Yan! Yan ka sa Cavite, puro addict dyan. Real talk. Kasi 2024 na, isipin nyo mga kapatid ng Muslim. Way back, pre-colonial sila. May mga Muslim na bago pa tayo masakop. At yung mga pagkain nila, pre-colonial, ganun siya katagal. Pero, mas nausbungan pa yung Korean food. Mas sikat pa yung mga Korean food, Japanese food. Hanggang ngayon, medyo ilan-ilan pa lang yung mga halal food sa Pilipinas. Anong favorite mo doon, nung bumisita ka? Yung nagustuhan mo na babalik-balikan mo? Favorite ko yung sa Tawi-Tawi at Zamboanga. Pangalan niya, Sati. Sati. So, para siyang barbecue. Sati. Para siyang satay version nila na satay. So barbecue siya na may red orange sauce. Mm. Na alam niyo ba hulaan niyo ano oras peak time nila nung mga karinderya nang bebenta ng satay, hulaan niyo lang. Peak alas time 4. Ha? Alas 4. Malapit ka. Alas 2 sa madaling araw. Oh? Talaga? Oh. Bakit? Kasi ano, ang number one customers noon mga mangingisda. Mm. Mga pumapalaot. Mm. So bago mangisda o after mangisda, kain sila ganoon. Mm. Kasi medyo manghang yun eh. Pampagising. Mm. Yung mga ganung basic story. Anong lasa niya? Para siyang sweet na turmeric na barbecue sauce. Mm, parang ganun. Nun. Tapos may tamu. Sa yung tamu parang puso. Yun. Mm. Ha? Anong kulay ng tamu? Puti. Pero siya puti talaga. Saan siya lumalabas? Sa tao. So ano yung tamu na yun? Ilalagay mo lang sa bibig mo bago iluluwa o lulunukin mo? Naka-cube siya. Naka-square cube siya. Parang puso sa Cebu. Parang pinupit or swallow. Sauce. May sauce siya. Ano siya? Bite. Pero kaya gusto i-feature yung halal food. Kasi feel ko underappreciated pa rin. Yung ano, sa... Bukod dun sa Quiapo, ano pang napuntahan mong Muslim? Ayun. Solo, Tawi-Tawi talaga. Lalo yung Tawi-Tawi, si Litter, dulo ng Pilipinas. Oh yeah, magandang... Naku-curious ako dun sa bandang Tawi-Tawi kasi malamang na, ano eh, na-influensya na sila ng Mali eh, doon banda. Kasi malapit, di ba? So, di ba yung ginagamit nilang noodles dyan? Indomie. Mi goreng. Mi goreng yung ano nila. Mas marami silang produkto ng Malaysian kaysa sa Pilipinas. Kahit yung mga karinderya nila o sari-sari store. Mm. Mas marami. Kasi mas malapit yung Malaysia sa kanila eh. Dagat lang eh. Sa ano bata, kahit gasolina nila dun. Gasolina ang gamit nila. Mura dun. Kasi galing Malaysia. Alam mo, 1.5 na soft drinks. Mm-hmm. Nakalagay nyo mga kulay green na ano. Sabi ko, ano yan? Ano juice? Sabi, hindi, gasolina yan. Ah, juice nga. sabi ko, juice ko. Ano naman ang, kasi impression natin, pag Tawi-Tawi, Abusayap. Ganun na agad, no? Lahat? Oo, eh. Yan ang pinit eh. Yan ang pinit sa atin eh, dito sa Manila. Pag taga Manila ka, ang ano, Sulu, Tawi-Tawi, ano yan? Terorista. Barilan. Oh. Barilan. Ano ang experience mo? Experience mo doon? Ito, may sugat ako dito. De, joke lang. Hanggang sa susunod. Then reality, yun din naman talaga unang thinking ko talaga. Halos lahat naman siguro kahit nag-aaral ka, diba? Kaya nung pumunta ka sa airport, naka-bulletproof ka. Hindi. Dahil pagdating ko doon, tapos nagbabalag na ako, yun mismo nag-film na ako. Lahat nakatingin sa akin talaga kasi bihira naman yung nagbabalag doon eh. Pero lahat sila nakangiti. Alam mo, parang natutuwa sila. Para masaya silang may dumalaw sa kanila. Sobrang just nakakatuwa sa Tawi-Tawi. Yung mga itsura din ng mga Pinoy dun. Mukha ng mga Malaysians talaga. As in, pati yung kulay. Lalo na siguro kasi ano sila eh, island sila eh. So medyo ano talaga, yung skin nila sobrang fair tuloy. Parang mas dark talaga sa atin. Oo. Parang Malaysian nga talaga. So nakakatuwa kasi, ang pinaka nakakatuwa, alam ko, in-upload ko yung episode na yun. May nag-comment. Grabe no, nakakatuwa. Nasa Tawi-Tawi sila, sa iba yung kultura nila, pero may Philippine flag. So parang, nga, no, at end of the day, parang naisip ko, at the end of the day, parang first time Pilipino eh. Pilipinas pa rin yun eh, di ba? Kahit sabi may iba silang kultura, ganyan. And then, yun lang, nakaka-proud lang na maraming natutunan ng ibang viewers. So, lumapag ka, ano airport doon? Ay, ito yun, nakakatuwa yung airport doon. Old school pare. Pagdating mo, may mga bagahe mo. Kasi sa Zamboanga, walang direct flight Manila to Tawi-Tawi. Manila, drop off muna sa Zamboanga. Tapos from Zamboanga to Tawi-Tawi. Charter plane lang siya? Hindi. Ano pal eh? Pal lang meron.
Tempal. Alam ko ang Cebu Pack meron na, pero during the Tempal. Pagdating ko doon, hintay namin bagahin namin. Saan yung ano? Zamboanga ito? Nasa Tawi-Tawi na kami. Anong sasakyan papuntang Pal. From Zamboanga to Tawi-Tawi? Ano rin? Aeroplano din. Para mag-stopover lang lagi yung airplane. Okay. Pagdating namin doon, hintay namin mga bagahin namin. Nasaan na yung ano? Yung tawag doon? Conveyor. Nasaan? Yung pala, mayroong isang trolley lang na malaki. Tao lang yung tutulak ko. Nandun patong-patong yung mga bag nyo. Paikot-ikot din siya, hindi naman. Hindi na. Para kayong kumukuha ng ano, kukunin mo lang talaga. So, ang malas mo pag nasa ilalim yung ano. Yung bag mo. Nakatali sa damit niya yun. Sabi yun, naku, sira na yung base ng nanay ko. Nadaganan lahat yun. Ganon. Tapos nung pa-fly out naman kami, hindi sila ano, nakapapil pa lahat ng ano. Naka-print, tas nakasulat yung plane tickets. Di computerized. Pero pagdating mo dun sa airport, marami bang militar? Meron, meron. Makikita mo na agad. Meron, presence. Yung sa Tawi-Tawi, mas konti yung presence ng militar kaysa sa Sulu. Sa Sulu, meron ka pa rin makikita mga tangke talaga. Ganun. And ako, I'll be honest, during that time, may nag-guide din sa aming sundalo eh. Diba? Pero, so, required yun? Hindi ko alam kung required, parang feel ko yung kakilala ko doon, kakilala niya kasi ata yung sundalo. Parang sige, samahan mo na lang din. Pero in reality, pwede ka naman bumiyahe din ng walang ano, kasama sundalo. Pag ganyan, sabi nila. Pag ganyan, sino ang contact mo doon na magtuturo sa'yo kung saan masarap kumain? Hi, I'm Red Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo. And we are the Bagong Matulog. With Red Oliero podcast members. Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Please. Thank you. Yay. Please, we need money. Ako, may maswerte ako na may naging kaibigan ako sa Zamboanga na Muslim na meron siyang kakalala sa Sulu na parang nagtatrabaho ata sa local tourism doon. Mm. Yun, sila nag-guide sa akin. Ganun. So, anong unang Sati lang talaga yung... Meron dong sati, meron dong tiwila itom, yung palengke nila doon, marami rin iba-ibang klaseng kakanin. Yung ano yung itom? Tiwila ano itom. Ano yun? Parang... Parang ilaga nila, pero sa meron siyang burnt coconut. Black kasi soup. Kasi ito si Nonong, kumikan ito ng matagal sa Indonesia. So, ano, Malay din yan, di ba? Malay din ang mga food dyan eh. Kaya ito, alam din niya yung mga pagkain doon eh. Yung Magata black soup, yun. Parang masarap. Yung sinasabi nila doon sa black soup, yung itom... Yung ba yung kinakain mo? Black si B-triple-B, Black Beans Balina. Si Black Beans Balina. Doon sa ano, doon sa... Yan ba yung ano mo, wrestler name mo? Si B-triple-B, si Black Beans Balina. Ang ano, doon sa, yung ano, yung naalala ko doon sa kwento ng black soup, niluluto nila yung tuwing Ramadan, o yung may ano pa. Special occasion. Ano rin yan, dati daw unang panahon, royalty food. Yung mga, pagkain ng mga mga mayaman lang daw na kasi medyo ano siya yung process siya no? yung pag-burn ng coconut hindi pa yun like i-burn mo lang meron pang certain level yun na dapat kaya sa alam ko correct me meron parang dapat nasa gitna ng sunog kasi pag sobrang tusta iba na lasa pag sobrang konti lang naman yung tusta iba rin yung lasa specific kaya ganoon siya kahirap meron eh make one tapat ka muna Nonong it's black enough. Tangina swatch si Nonong ano. Si Nonong yung color swatch. The black soup. Lalagay na yung ano niya, daliri niya doon. Okay, it's black sabi, enough. Sabi nga na, black soup ba talaga yan? Bakit ganyan clear naman ha? Teka lang, tawagin mo si Nonong. Sasoso yung daliri. Ayan na, black soup na. Yung ano, may aircon ba doon? Oo naman, yung hotel lang. Yung mga tanong mo, bakit naman? Ang ganda. Yung siya naman eh. Ang kala mo kong! 1912! Eh syempre maganda maano natin ma picture natin kasi pag oy marami tayong cool pals sa Mindanao ah. Hindi nga yung ibang ang ano cool pals natin na hindi pa nakakarating doon. Baka kasi iniisip nila butas-butas yung pader. Mm. Ano walang damit yung mga tao. Bet naman. Hindi kasi nga ayaw lumamig yung aircon kasi butas-butas yung pader. may nakita ka ron na civilian na may kwintas na baril. Normalite. Hindi ako na kabitin. Gusto ko lang ma-picture natin yung itsura ng Tawi-Tawi kung pareho lang ba siya ng mga city dito sa ano, Luzon. Ano, kahilin tulad? Oo. Meron bang ganun? Ako, to be honest, ha, medyo unique talaga siya. Kasi ramdam mo na sa island ka talaga. Sa alamin, and then yung iba rin yung init doon. Ito yung funny story din. Nalala ko yung kaibigan ko Muslim sabi sa akin, Pops, dala ka jacket.
Ako? Bakit? Basta dala ka jacket. Ay, palamig ba doon? Alam ko, init-init doon eh. Yung pala, yung mga tao, pagdating ko doon, naka-jacket nga yung mga tao. Yung pala, hindi dahil sa lamig, dahil protection sa init. Kasi iba yung tirik nung araw noon. Ito ah, totoo, nangitim ako pag uwi. Kasi malapit sa equator. Ewan ko, totoo ba? Hindi, malapit sa dagat. Oh, tsaka sa dagat. Tsaka kasi eh, diba, kung nasa equator ka, yung south ng Pilipinas ang may pinakamalapit sa equator. Posible rin, oh, posible nga. Mukhang nalipat na equator sa Katipunan, ha? Putang ng init na yun. Mag-jacket ka na rin. Putang init sa equator. Umagalaw yung equator. Oh, umagalaw ba yan? Ang init ngayon, putang ka na. Pero yung ano, mga restaurant doon, ano, may restaurant. Oo, ang usually meron doon, tinatawag doon, ano, yung mga kapihan nila, bangbangsug. Ang bangbangsug, ganito konsepto niyan. Parang sa Indonesia, may isang plato na punong-puno iba't ibang kakanin tsaka mga tinapay. Mm-hmm. Tapos ilalapag nila sa inyo. Mm-hmm. Kung ano yung kinuha mo, yun lang babayaran mo. Mm-hmm. Kaya nakakato yung mga kaibigang Muslim doon. Sabi nila, nung bata daw sila, mga medyo pilyo sila. Mm-hmm. Ginagawa nila, kukunin nila yung tinapay, bubutasan nila yung gitna, tapos babalik nila. Parang wala sila bayaran. Pag ganun, pag hindi mo naubos, nilipat siya sa kabilang lamesa. Oo, parang ganun. Pero huwag gumik agad na, siyempre. Hindi, iniisip mo lang yung pangis, ano, huwag kunin yung violet. Oh, pwede nga lang. Sa kalibesa na kabla, no? No, ano ba yung violet? Kinuha na yung violet. Tapos yung kape nila doon, old school pa rin. Ano, di ba sa atin dito, usa yung mga coffee maker, di ba? Uy, ilang shots lang. Ganyan. Sa kanila, yung tea bag. Tapos nasa kaldero yung ano, nasa kaldero yung kape. Tapos laging ano lang, ready to go yun, nasa nakalagay sa thermos. So yun na yun. Yun na yun. Tingin mo mabubuhay ka doon? Ako? In reality. Ang isang Manilenyong katulad mo, mahirap, mabubuhay doon. Mahirap talaga. Lalo kung sanay ka. Ito pa, wala ganong signal. Halos alam mo ba, sa sobrang walang signal doon, bumili pa ako ng, kasi kunyari globe user, bumili pa ako ng smart kasi hina ng globe doon. Para lang makakontak ko yung nanay at yung girlfriend ko. Ganun siya, mahina signal. Kaya sabi ko, paano kayo nakaka-YouTube dito? Minsan, hanap-hanap ka. Ganyan. Pero nakakanood sila doon ng show mo. Yun nga eh. Doon ako na mindfuck na parang, grabe no, parang ganun na pala yung reach ng Chewy Show. Kasi umabot literally sa tawi-tawi. Ganun. Uy, baka may tawi-tawi na, taga-tawi-tawi na Cool Pals, oh. Hindi natin alam. Tawa-tawa sa tawi-tawi. Kaya nga ano eh. Pwede tayo mag-comedy show. So kung kunyari gusto namin mag-stand-up comedy doon, meron bang lugar para sa stand-up? May bar ba doon? Nagbabar ba sila? Doon sa coffee shop, doon lang kayo. Ano oras nagsasara yung mga establishment? Ay, maaga rin doon. May curfew pa rin dyan. Tapos ito may ilaw doon? Yung coffee shop nila doon, diba, wala, ano, pero may aircon. Merong old school na box type na TV. Old school na box type na TV. Pinapanood nila PBO. Lahat sila nanonood lang doon yung entertainment nila. As in, parang kaya parang 90s nga ulit eh. Parang ganun eh. Para ang napapanood pa rin doon yung binibining Superman. Hindi nga, seryoso. Ang ina. Nakatuwa. Si binibining Superman. Paborito ni Rebs yan. Si Roderick yan, binibining Superman. Double entendre eh, no? Chuper, chupa. Hindi naman. Kasi parang may driver siya doon eh. Parang lamang sa chuper naman, Rev. Ano kasi yun? Driver, di ba kasi alam niyo yung bata pa to eh. Jeepney driver si Roderick Ron. Nagka-power siya. Ano siya? Power niya, chumupa. Gay siya eh. So, pag nagiging Superman siya, sa binibiling Superman. Pag walang pambayad sa jeep. Chuper siya. Alam mo na. Pag ang power ni Chupa, babalik na naman tayo sa makapangyarihan. Ay, nako. Tama na nga. Ayun. So, pero na, yung simple living actually is something na refreshing din yan eh, kung na-experience mo siya. So, marami kang maiisip na magandang bagay. Totoo. Walang kahit anong commercial na establishment, ano? Walang Jollibee, ganun. Walang mall, ulo. Walang Jollibee. Hindi yung sarap ng pagkain. Dahil kasi, masarap, seafood. Eh, ito yung malupit na episode na ginawa ko. Nang isda kami. Oh? Pero, yung... Anong oras? Ganun, umaga, same time. Tanghal, siguro mga 9 a.m. Pero mainit na rin. Meron kasing tinatawag na fish cage. Yung isang pamilya may fish cage sila, kung ano yung haraw-araw yun, may pumapasok. So maraming kang matatrap. Ano, naka-GoPro lang ako. Literal lang isda kami. Kung ano mahuli namin. Ano eh, langoy? Langoy. Pero ano lang eh. Mababaw lang. Ganito lang eh. So pwede mo parang snorkeling, parang gano'n. So kamay lang. Kakamay walang kamay sumot lang sa shorts mo? Wala naman. Pero ang random ng mga pagka. Like may pufferfish, yung mga yung swordfish. Kinakain yung
fish? Merong ano, merong puffer fish na nakakain yung tawag dito. Meron sa amin sa yun. Sa Japan, eh. Yung sweet and sour yun, puffer fish. Kahit yung ano naman, yung kahit naman yung poisonous nakakain naman siya, 'di ba? May tinatanggal. Tama, patay ka lang. Fugu. Lahat 'di ba pwedeng kainin? Pero meron talaga mga nga, pwede kainin. Fish na nakakain. Hindi microphone. Sina, parang ang tawag sa amin noon, ano yung tortongan? Tagotongan. Pa, oh, parang tagotongan, ganun yung, sa Cebu meron. Ganun. Tapos tinatanggal lang yung parang ano siya, mga dahil meron siyang mga tusok-tusok sa labas eh, sa outer part. So, tatanggalin naman yun. Merong hindi nagtanggal eh. No? Ay, anong nahuli mo? nakahuli. May puffer, iba-ibang ano eh, puffer fish. Tapos yung mga basic na isla rin. Like, may mga tilapia, may mga, nakalimutin yung ibang tawag. Pas ang dami. Tapos may mga ano rin, may mga squid, ganyan-ganyan. Yun yung malupit. Ano yung halo-halo talaga doon sa page? Parang nga ano, alam mo yung wrestling elimination chamber? Ganun yung dating talaga. Tapos ano yun, bawal kaming ano, sabi ni may saying sila, bawal kang lumabas tong cage na yun na paharap. Kailangan paatras. Pagpapasok ka, paharap. Hindi, malas lang daw. Ah, malas na ba? Oo, malas daw sa huli. Tapos pinagtatawa ng kanila nung paatras ka, ano? Oo nga. Nagawagan nga ako. Dance step ba to? Hindi, pero ganun daw. Tapos may isa pang malupit na ginawa sa Tawi-Tawi, pumunta ako sa bayan ng Badyaw. Ka tawag dito. Hindi ka. Tapos ka tumawa. Tawa ka tumawa. Tapos binig... Ano pa sa... Na-excite ka, no? Na-excite ka. Tapos binigyan siya ng... Ano pa sa lubong mo? Putang ina. Oh. Sabi mo, yan ang misconception. Iba-ibang size lang. Di 5, di 4, di 3. Sira ka rin ko dito. Ikat mo na lang to. Pero pa, ito ang IG. Hindi, blip-blip mo lang. Kwak-kwak mo lang. De, pero siya ah, eh, sabi nung Badyaw, ito nga pala yung koleksyon ko ng mga kwak. Tama na. Ibawi natin. Bawi natin. Ito kasi, ito naman yung ano, si Chewy naman yung maglalagay sa atin sa direksyon. Kami yung mga walang direksyon. Yan. So hindi naman totoong may koleksyon sila ng mga kwak. Kino mo. Si ito talaga ang totoo niyang nangyari. Bawi ko na. Oo. So, una, mahirap mag... Putangin na ba, Chewy? Putangin na ba! Ganda. Akala ko si Jay Bobbing! May cool balls din ako eh. Ano ko po punchline? Game. Alam niyo ba, tutusin na, ang mga Badyaw, one of the best, ano, tawag yung fisherman sa buong mundo. Diba, yan yung kayang mag-dive yung malalim. Yung hold nila yung breath nila ng 5 minutes ata. Parang baliwala lang eh, nagsasayaw pa underwater. Ano yun, ang pinaka-concepto ng episode na yun, pumunta kami ng bahay ng isang Badyaw, interview, ano yung araw-araw na pumumuhay nila. Tinanong ko rin yun, yung sabi ko, anong masasabi mo na ano? Siyempre may translator ako, hindi Tagalog eh. Anong masasabi mo dun sa mga misconception na pag sinabing Badyaw ka, nalilimos ka, masayaw-sayaw ka? Sabi niya, kung tutuusin sila, nahihiya sila. Kasi parang misconception nga na parang pag sinabing Badyaw, ganun. Eh, in reality pala, parang mga paano ba explain? Paano mo normal na Filipino lang din? O Katoliko ka, ganto ka. Pero may mga Katoliko rin naman na tawag ito, nanlilimos, di ba? So parang ganun din sa kanila. Oh. Kumbaga na stereotype sila. Talaga. Pero sabi nila, ang tunay ng mga Badyaw talaga, yung mga nangingisda, nagbebenta sa palengke. Kasi ganito yan eh. Spearfishing sila, di ba? Spearfishing. Sila rin yung maninisid ng perlas, tama? Oo, yung iba. Ano rin yun, ayaw din nila yun. Ayaw nila. Nahihiya rin sila. Kasi limos din yun eh. Yung, pero hindi yung piso yung diba yung dumadag yung sa piso. Sulu grabe doon ako perlas yung sinabi ko sa perlas yun hindi sa kanila piso yung sa sulu kasi ano yung matawi-tawi kanina from going to Sulu naman barko from Zamboanga 12 hours papuntang Sulu so sakuin ko yung barko nun tapos pagdating mo ng Sulu ang sasalubong sa'yo mga Badyaw. Tapos ang ginagawa nila, anong gagawin dyan? Batuhan mo na 5 piso, Pops. As in, bato. Oh, binatuhan na. Tapos ano, sisisiri nila. Yun yung sabat! Nila. Sa tubig po! Sa tubig! Binato mo na 5 piso. Wag sa mukha, sir! Aray! Wag sa mukha, sir! Sa tubig! De, pero yun, gagaling. As in, alala ko din yung isang bata, parang wala pang 2 seconds, nakuha niya na agad yung ano. Ang gagaling talaga. Kaya yun nga, kaya natuwa rin ako din yung episode din. Pumutok din yung like 3 million views ata.
So parang rami puro thankful na messages na, uy, salamat na break yung ano, ito yung tunay ng mga badyaw talaga. Pero yung ginagawa nilang yun, eh, siyempre na, parang nakaka-degrade din yun eh, yung babatuhan mo na 5 piso sa dagat, di ba? Oh, pero yun, ayaw din nila yun. Kumbaga sabi nila, form of limos daw yun. So parang di nila rin tinatanggap as like yung badyaw culture yun. Ba't mo binatuhan? Habang interview. Kasi magaling ang kilala sila sa paninisyo. Oo, may counterpart na, counter ano naman doon. Sabi nung, alam mo, ayaw namin talagang, ano, form of panlilimos yan. Tapos si Chewy, binagbato na 5 piso. Uy, 5 piso! Uy, nahulog yung sorry, kanyan. Sorry, hindi ko mapigilan. Sabi nung, ano, nahulog yung camera. Tapos, camera po nahulog. Ah, okay lang. Okay. Eh, piso! Uy, piso! Mukhang ito na yung katapusan ng karir ko. De, pero maganda nga na ano no na be-break natin galing, yung stereotype galing, no galing. Kasi ito naman eh sa amin ignorante lang talaga kami. Para yung ignorante ka lang. Oh, yun naman talaga yung piniplay namin dito kami mga ignorante kaya nga nagtatanong ako kung may aircon doon. May aircon sila. Pero tama yung ignorante mo. Tama yung sinabi ni Muman. Yung magagaling, yung iba doon, hindi naman like din limos, pero bilang bata, parang laro sa kanila. Ah. Diba? Parang, uy, magaling kami lumang, uy, sige, ano yan, sayo, 5 piso rin yan. So, dinirecho mo yan from Tawi-Tawi, nagsulo ka? Ano eh, ang laging starting point mo, Zamboanga. So, inuna ko muna Tawi-Tawi, bumalik ako sa Zamboanga. Ah, okay. And kinabukasan sa Zamboanga, bumiyahe kami pa Sulu. Tapos yung huli ko, Basilan naman, 1 day lang ako. So, Basulta talaga yung finiture ko. Basulta. Oh, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Acronym siya. Basulta. Ano naman ang kakaiba doon sa... So, nakatawi-tawi na tayo sa Sulu naman. Sa Sulu... Anong tawag sa mga taga-Sulu? Pilipino! Pilipino rin! Ano ka ba? Suluan, pag wala silang kasama. So bakit Kapampangan? Ano? Oh, Pilipino! Oo nga, pero anong tawag mo? Taga ano? Hindi, pag wala siyang kasama... Pilipino! Ano lang? Pag wala siyang kasama... Diba, sa Sulu, pag siya lang mag-isa... Maganda. Sulo ka dong. Hanggang sa susunod. Sulo ka dong. Wala kang kasama dong. Sulo ka pala. Uy, stereotyping din yan. Ano ba yun? Bawal din yan. Bawal pala to. Bawal. Ito naman kasi. Joke kasi to tinonong eh. Paano nga? Pag ano ang tawag daw? Hindi ko rin alam eh. Wala naman. Suluanon. Parang suluanon. Suluanon. Sulunatics. Sulunatics. Sulunatics eh. Mga fans. Ano nga tawag sa kanila? Well, indigenous people of Sulu is Tausug. Tausug. Kahit yung Tawi-Tawi, Tausug din. Tausug natics. Anyway, ang Sulu naman, tawag dito kasi di ba holo? Pag narinig, kahit nung bata tayo narinig natin, eh, delikado sa hulo, ganyan. Pero in reality pala, sino hindi pala... Sino naman yung mga nakakausap mo ng, eh, delikado sa hulo? Kahit, parang lahat ng nanay, hatayin ka nyan. Yung stewardess aeroplano. Sandali lang, sir, ha? Ah, kamusta yung sulu? Sandali lang, sir. Eh, delikado sa sulu. Pag-awa-katawa. So, sa hulo, eh. Oh, ano naman sa hulo? Hulo, solo. Gayun niya, hindi naman daw pala hulo yung battlefield. May tinatawag na bayan na Patikul. Yun talaga yung battlefield. Bakit? Nasa Patikul, Sulu, no? Uy, ano yun ah, parang nasa history niya may inkwentro malupit dyan sa Patikul, di ba? Hindi, totoo talaga. Tapos dinaanan namin kasi from pag hulo. Pag solo ka lang talaga, mapapatikul ka. Ano ginagawa mo? Sulo ko eh. Sobra ignorante talaga. Ang hirap pag sumama tayo sa tour doon. Oh, mahirap. Baril tayo. Mababaril. Mababaril tayo doon ha. Uy, pero ano ah, yung mga ibang naririnig din natin, totoo rin talaga. Yung mga kidnapan, yung as in... Unang kinikidnap yung palabiro eh. Pero ano yun? Ano sila? Mga lalo na pag ano, mga stand-up sila. Comedian. Oo naman. Dayo, ano yung mga gano'n doon? Dayo yung mga... Iba halos... daw foreigner. De, yung Patikul, war zone talaga yun. So, nung dumaan nga kami, kinikwento sa akin, nakikita ko nga talaga. Like yung mga, ito yung sasabi niya kanina, yung mga bahay may butas-butas. Yung may mga simento doon may butas-butas. Pero... May aircon. In 2023, during that time, ano na talaga? Ang sabi nila ay meron ng, yung mga bata pwede na lumabas, pwede na maglaro sa labas. After school, pwede na maglaro. Dati kasi after school, literal, diretso bahay na, bawal. Ano, may curfew din talaga sila. Kasi yung mga sundalo dun, bawal lumabas na walang baril.
kailangan meron. Ngayon naman pwede na rin. So kahit papaano, siyempre wala pa sila doon kasi healing pa rin sila eh. Pero better na kaysa sa ano sitwasyon nila dati. Pero may mga balibalita pa rin bang sumusugod yung mga terorista doon? Sa ngayon, sabi nila since 2020 daw wala. Kasi ibang ano kasi may peace and order na ata ganyan ganyan. Pero siyempre, dahil sa Bangsamoro ba 'yon? Bangsamoro lo. Hindi alam ang sa alam ko ang sulo hindi ay Bangsamoro ba? Dahil sa TikTok 'yan. Kaya ba't ka gigere, mag-TikTok ka na lang. Pero 'yon, mas okay na naman ngayon. Pero healing pa rin sila. Yung mga ano doon, so yung pinuntahan mo Hulo. Mm. So yung itsura, kasi alam mo yung may kamag-anak kami dati taga Hulo. Yung pamangkin ko taga Hulo. So ano siya, doktor yung ano niya doon, lola niya doon. So parang hindi naman talaga siya talagang battle zone nga talaga kasi meron din talagang area kung saan may establishments. So ano mga establishments doon? May mga restaurants din. May mga restaurants din, public market, pero like if malls masasabi mo, convenience stores wala. Like more on sari-sari stores ka rin derya talaga. Ang masasabi ko like overall sa Basulta trip ko, is more on hindi siya more on sa place, more on sa mga tao. Iba talaga yung hospitality ng mga kapatid na Muslim. As in ibang-iba talaga. Gaano ka warm? Sobrang init na parang walang aircon. Parang gano'n. Hindi, pero seryoso. Sobrang bait talaga nila. Parang like, sobrang thankful sila na binisita talaga, mo sila. Iba. Kaya the best talaga. Tsaka mga loyal talaga sila. Kasi pag kunyari na ang isang lugar, pag nasanay na sa turista, minsan, ano na sila eh, sila na yung naiinis sa turista eh, pag dumadalaw eh. Di ba katulad sa Baguio, minsan naiinis na rin yung mga taga-Baguio na dami-daming tao lagi doon. Kaya hindi na rin ganun ka-warm yung ibang taga-Baguio. Kaya ngayon, ito, minsan lang sila mabisita. Kaya sobrang ano din yung pagtanggap nila doon sa mga bumibisita. Nung bumisita ka doon, ikaw lang ang ano? Yung kaibigan ko Muslim na si foreigner, ganun. Kumbaga. Si Al Paraji, shoutout pare. Taga Sambuanga siya. Siya yung sumama sa akin. Siya may makakalala doon. Pero yung dumayo, parang ikaw lang yung... During that time, parang ako lang nakita. Sa pananamit, parang... Parang ako lang, oo. During that time. Ha? Pero alam ko yung nakita ko yun sa TikTok, may umdami na bumabiyahe-biyahe rin. Meron yung ano eh, solo female traveler na Pinay, bumiyahe rin sa ano eh, solo. Ay, maganda na experience niya. Bukod sa pagkain, may mga tourist spots din ba doon? Magaganda mga dagat nila. Untouched pa, virgin pa eh. Totoo ah. As in, parang Boracay talaga, linaw talaga. Sa Luok-Sulo. Ganda. Yan oh, yung mga ganun na hindi napupuntahan masyado kasi nga, hindi ano siya, nape-preserve kasi malayong punta, hindi katulad ng mga nandito. Meron doon sa Luok-Sulo, maliit na bahay lang yun. Hindi yun napasukan ng gera kahit kailan. Maganda yung parang ano nila doon, yung management, yung politicians doon. Yung ano doon, may isang cage sila, puro lobster. Diyos ko, libre. Ha? Pati king crab. Sarili nila eh. Oh. So parang kung gusto nila ng king crab, ay, pingin nga isa dyan, king crab. Ganun. Anong luto nila ng... lobster. Ano rin? Steamed garlic butter din. Oh, ano rin naman. Alam na nila yung mga gano'n. Galing. So, garlic, basilan? Oh, short day lang eh. Medyo kitin ako dun eh. Ay, kasi ano eh, masyado ng tawag dito. Mahaba yung trip ko. Eh, kailangan ko bumalik. Diba mag-edit pa ako lahat. I mean, trabaho-wise. Kaya one day lang ako dun sa mismong city nila. Pero kung susumay mo yung tatlong yun, yung basilan, tawi-tawi, tsaka sulu, halos pare-pareho lang din sila ng kultura. Cuisine. Okay. Kasi tausog mostly, tausog talaga eh. Though ang basilan, marami rin Kristiyano. Medyo mix na. Oo. Sa Pilipinas, parang isa yon sa mga ano eh, sa mga hindi pa masyadong napupuntahan ng mga tao. Ano pa yung mga balak mong puntahan sa Pilipinas na hindi rin masyadong alam ng mga Pilipino? This year, nagbabalak ako pumunta ng Marawi. Iba naman kasi Muslim food din doon, mga Muslim, pero ibang tribe, mga Maranao naman yon, iba rin pagkain nila. Tapos gusto rin pumunta ng Batanes kasi nanggaling na ako sa lower end of the Philippines, gusto ko nang puntahan yung norte. Ay, hindi ka pa nakakapag-Batanes? Di pa. Tapos ano, Ibatan food naman doon, tribe, may tribal food din sila doon. Uy, maganda yan. Sama kami. Pangarap ko yung makapunta ng Batanes. Maganda rin doon. Ako din. Sa bata, may aircon doon. Di mo na kailangan ng aircon doon. Lamig doon. Hangin daw doon. Yan ang unang talong lagi. Aircon ba dyan? Pag tribal food ba, yung pati yung pag-preparation, nandun ka?
So, minsan, oo. Minsan, yung mga ritual na experience mo yung gano'n. Ako na-try ko na nung kailan lang sa ano kami, sa Cordillera. Yun, na-experience namin. Ako naman, di naman sa content yun. Lalabas pa lang yun this April, yung sa content ni Best Ever Food Review Show ni Sunny. Yun pang second collab namin. Bumiyahe kami mula Manila, Basambales, Ifugao hanggang Buscalan, Kilawang Od, Apawanghon. So yun mga Cordillera food yun. So nagsimula kami sa Manila pagpag. Nag-feature kumain kami pagpag. Pagpag? Oh, yun sa Tondo, Happy Land. And then sa Basambales, mga kapatid na Eta naman, tribal food. Yung sa pagkain doon, may preparation ba for your sa stomach para doon sa pagkain? O ako, sa lahat ng exotic food na kinain ko, wala talaga eh. Lakas lang, loob lang yung talaga. Yung pagpag? Eh. Walang... Pusya, iba yan ah. Iba yan, yung pagpag. Diba, perfect timing yan pagka nakuha mo yung mga tira-tirang pagkain sa fast food ng maling oras, mapapanis na yan. Salmonella na. Eh. Pero ano yun eh, parang nakakatuwa kasi parang may science sila behind that eh. Sobrang daming base nila linisin. Like kunyari, unang prepare niya, ang unang preparation niyan, iboboil nila. Pag kumulo, ay sorry, uhugasan pala muna nila. Like mano-mano hugas. Siyempre walang sabon. Uhugasan lang nila. Pagkatapos nun, ipapakulo nila ng matagal. Parang ano yun, pasteurization mo, parang gano'n ba yung term. After naman nun, piprito na nila. So parang explanation nun, ilang beses yun na linis. Uh-oh. Parang gano'n. Tapos yun, yun na, yun yung pinaka-preface, piprito na. Anong luto? Meron silang, ito yung magandang ano fact. Dalawa yan, isang prito, yun yung refried chicken, yun yung parang nakikita natin. Tapos meron din, masos. Ang, yung re-refry nila, yun yung mga malaman na parte. Yung sa sauce, yun yung mabubuto. Walaan nyo bakit yung mabubuto yung masos? Kasi... Susupin mo yung buto. Exactly. Oo, kasi walang karne. So parang for the thinking lang siya na kumakain ka ng manok. Gets mo ba? Sige, mas mura yan. Mas mura. Same price lang din. Parang 10 pesos ba? 15 pesos. Pero yung 15 pesos na yun, like plastic pa talaga. Magbubuto ka pa at nangin na daliri mo na lang. Eh si Sunny foreigner to, di ba? Oo. Oh, si ikaw, alam mo itong pagpag, hindi ka ba nandiri nung una? Pakalong beses ko na yun eh. May sinamahan din o ibang foreigner na sa pagpag eh. Pero... Bakit mo mo sila... Hindi, gusto nila eh. Gusto nila. Ah, gusto nila. It's better than Jollibee. Come on! Hindi, pero seryoso. Yung ano eh, very, paano ba explain? Anong glass? Ay, magandang pag-usapan niya sa susunod na episode. Yung adventure mo naman kasama yung mga foreigner, mga international food vloggers. Kaya saan kayo nagbi-beer house? Oo. Kaya naman, hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals! The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the POG Network Entertainment. Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Tapos sa beer house yung usap. Oy, from Ralph Villanueva, pamura po ng malutong kay Ryan Rem, si Claire, nag-graduate sa kanyang master's. Claire, happy master's, ulul. Yan, from Irvin Turla, pabati na advance happy birthday kay Bea Guevara Lazatin sa December 21. Tangin ang tagal pa nito. From Giron, pamura kay Consi Aldus, taba ng Tundo. Tangin mo, from Jello Kaiko, pamura kay Nerio, Sherwin at Rocky, mga punyeta kayo, sa makasal, pumunta kayo sa kasal ko. From Jerome Jimeno, pabati po sana ng aking wife na si Rochelle Jimeno, birthday niya po sana at pagdating niya dito sa Canada, magkaisang baby na po kami. From Carl Martin, more power sa Cool Pals. From Jay Cruz, pamura kay GB, si Melvin Fabian, itong murang to para sa good luck, para makapag-UK na kayo. Putang ina, makakapag-UK ka, tang ina mo. Yon, from Erica Torrio, pa-shoutout sa asawa kong si Eric Torrio. Tang na si Eric at Erica Torrio, ano. Magpinsan itong mga ano. Pagkasawa silang magpinsan. Siguro. Magkapangalan. From Rochelle Ann Pakabal, silent listener at bagong Cool Pals Patreon po. Pabati ng isang good morning, good night, ingat sa biyahe, kumain ka na. Yun na yun, tang ina ka. From Apple Grace, pamura po kay Muman at GB. Para kay Kyla Lee, umuwi na kamo siya sa Pilipinas. Putang ina mo, inaantay ka namin dito sa Pilipinas, buwi ka lang! Yun, at from Michael Dominic Tigno, pamura po kay Rem, si Lord Collins Yap, at pabati po ang asawa ko si Jennifer Tigno. Lord Collins Yap, tang ama mo. Yun, at maraming salamat po sa ating food sponsor for today,
Chicken Chingu. Maraming salamat, Chicken Chingu. Napakasarap ng pagkain namin ngayong dinner time. Kailan ba ito ilalabas? Ilalabas ito ng April 9, araw ng kagitingan. Oy, tatlong araw na lang po. May show po kami ni JB Labrador sa Marikina po yan, April 12. At huwag nyo rin kakalimutan, bumili ng ticket. Baka maubusan kayo ng ticket sa 5th anniversary show ng Cool Pals. Nakakain ng ticket na tayo as of now. Siguro ano na, 70% sold na. Hoy, yun. Oy. Sana makahabol po kayo. Punta lang kayo sa www.thecoolpals.com. April 20 pala. April 20 kay GB. Ayan, Sabado Showcase. Kasama niya si Andren Bernardo, si AJ47. Yan, sa si Waki Dito. Si Waki Dito. Chuy, hindi never ka pa sinamaan ng tiyan sa malahat ng kinainan mo. Malalaman niya sa susunod. Ay, may show nga pala kami ni Rems. Ito, niluluto na sa Novaliches. Abangan nyo, lalabas ang poster niyan. Sa Novaliches may show kami ni Ryan Rems. Thank you very much. And for stand-up meron comedy pa? Shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.